So mga ka-riders, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng piston ring. So ngayon, may panibagong tutorial na naman tayo. Sana magustuhan nyo ito. So kung magustuhan nyo, i-like nyo na lang tsaka subscribe nyo na rin para mas marami pang makapanood nitong tutorial kong ito. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito ikabit. Kasi minsan, pag hindi mo maikabit ng maayos to, kahit bago yung piston ring mo, tataka ka pa rin kasi ba't mausok? Yun ang katanungan lagi. Bawa na ikabit mo sa motor mo, tapos mausok pa rin. Pinalitan mo ng valve seal, ganun pa rin, mausok pa rin. Minsan magtataka ka ba't ganun. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagkabit nito. Kasi minsan pag kinabit mo yan basta-basta lang, hindi maganda yung pagkakabit mo, hindi siya accurate. Giging sanhi pa rin yan, sisingaw yan yung langis. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yung tik-tik sa pagkabit nito. So yung una, ikabit natin ito. So ngayon, ilagay mo yung dulo dyan, press mo lang. Yan, pigilan mo lang. Yan, yan, una natin kinabit. Yun. Tapos yung pangalawa ay itong maninipis. Yan. Tapos ito yung makapal. So yung makapal na yan, mamaya na yan. Ito muna tayo sa dalawang maninipis. So yung manipis na ito, kaya ito naman, ginuitan ko ito. Yan, medyo may ubo tayo ngayon. Yan, ginuhitan ko yan para doon natin itapat yung mga dugtungan. So unang gagawin natin, pag nandiyan sa dugtungan, pag yan, tapat ko lang dito sa guhit, dugtungan. So hawakan mo, ganun ulit, pasok mo lang, ganun, ikot. Kikita nyo, yan, ikot mo lang. Yan, ikot, tapos pasok. Yun. Tapos ganun ulit, ito, isa. Yung isa naman, di ba mapansin mo may guhit yan, ginuhitan ko. Doon mo naman itapat yung isa. Ayan. Ayan ulit. Ganun lang. Ayan. Pasok. Ayan. Yung kasing dugtungan na yan. Yung dugtungan na yan, pag basta-basta mo lang kinabit yan, lulusot pa rin yung langis dyan. So magtataka ka pa rin, ba't ganun? Mausok pa rin. Magtatanong ka ngayon, paano kung naikabit mo na to? Naikabit mo na sa motor mo, di baklas ka ulit. Mahirap naman yun, malaking trabaho na naman yun, malaking abala na naman sa atin yun. Sa'yo yun. So yan, diba dito na yan. Kabila, dito rin. So, ganun rin. Ito, ito naman. Kailangan dito. Pasok mo na sakto to. Kasi ito, may kanya-kanyang buhay to. May kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang... Basta. Kanya-kanyang... Baga, may kanya-kanyang trabaho. So, ito. Yan. Paano mo malaman kung saan yung sa taas tsaka sa gitna nito?
So ang gagawin mo dyan, yan. Pero yan, halos pantay lang rin, kapal eh. Pero ito mas makapal. So ngayon, ang gagawin natin dyan, para malaman mo kung saan yung top, kapain mo to. Kapain mo yan. Kapain mo yan. So ito, ay nasa gitna to. Gitna na ilalagay to kasi matalas. Pag kinapa mo matalas, yan. Matalas, dun yan. So, may guhit na tayo. So, kanina, dito na natin ilagay, dugtungan. Tapos yung isa dito, kabila. Tapos ngayon, gagawin natin dito. Dito naman ito yung dugtungan. Dito na naman itong dugtungan. Yan. Gagawin natin. Ganun ulit. Lagay lang natin dulo dyan. I-twist lang natin. Yan. I-twist lang natin yan. Yan. Yun. Yan lang. Dali. Pasok. Tapos ngayon, yung isa, ganun ulit. Ayoko pala, may nakalimutan ako ito sa inyo. Kung mapapansin nyo lagi, ayaw ito, wala na akong panto eh. Wala na number. So pag may nakikita yung number dyan, yan, minsan kasi may nakalagay yan dyan. Ito, wala na, walang number. Pag may nakalagay ng number, huwag nyong kalimutan na pag anong number, laging nasa top yan. Sa itaas nyo, ganyang posisyon, huwag nyong i-ganito. Na ang pangalan doon sa ilalim. Ilalim, pangalan dito. Sa taas. So, saan na yung dulo ng isa? Ito. Yan. So, yung dulo nito, dito naman tayo. Yan. Yan ulit. Yan. Yan. So, yun, nakabit na natin. Kailangan sa pagkabit nyo nito, pag pinasok mo sa balak niya, kailangan huwag magalaw to. Huwag umiko to. Naka-steady lang yan. Diyan lang yan. Pipigilan mo lang to. Pag pinasok mo, pasok mo sa balak. Kailangan pag pinasok mo sa balak to, langisan mo muna para dumulas. Mas madulas. So, dito naman tayo sa intake. Intake, exhaust. Yung malaki laging ay maliit laging intake yan sa taas yan. Yung exhaust naman sa baba lagi. Sa baba nakaganyan ang posisyon yan. Yan. Kaganyan. Yan intake exhaust. Yan. So paglagay naman ito kailangan huwag mong baliktarin yan. Yan. So yung balbula niyan. Pag ito na ilagay mo sa taas, yung balbula niyan maliit. Maliit yung balbula niyan, baka tatama dyan, kakainin yun, kakayo rin, tutukod, kasi hindi pasok yung balbula mo. Tapos, pag tumukod yun, nyari na. Pag bumaloktot yung balbula mo, maging loose compression na yan. So, magtataka ka ngayon, ba't ganun? So, dito naman sa intake, yun rin, ganun rin. Kailangan lagi. Huwag magbaliktad to. Laging titingnan mo dito. Intake, exhaust, malaki. Intake, maliit. So, yung iba minsan, flat lang to. Flat lang yan. Tapos may tuldok lang dyan. So, pag nakita mo yun, yun na titingnan mo. Matik na yun. Intake, exhaust, pag may tuldok. So, yun. Salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo yung video nito, like nyo na lang tsaka subscribe nyo na rin para mas marami pang makapanood nito. Maraming salamat sa susunod naman nating video. Sana sa video nito may natutunan kayo.